Sir Joven Gayo na kain-tabay niya sa Ibayong Dagat. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko alam, hindi ka pala kumakain ng karne. Tinabi ko yung barbecue sa plato mo. Okay lang, sir, ano ka ba? Sir Joven ng Teresa Gayo of USFA, maligayang pakikinig po. Maraming salamat. Yung mga nagtatanong po sa akin, mga kaibigan, kung sino daw ba ang mga naka-lineup na i-interview na kakapanayamin natin the coming days, hindi pa ako sure sa magaganap. Ang latest po is we will have Senator Alan Cayetano tomorrow evening. What I do not know is that live ba yan or phone patch, but sure na yata na makakapanayam natin siya. At magtatanong tayo ng forever. Yeah. I remember, mga kaibigan, kasi Senator Cayetano, nagkakausap ko niya sa ano, from time to time sa cellphone. He was inviting me na mag double date. Di ba ako naka-ipon eh? Oh, we met before. I remember calling him. Tinawagan ko siya, mga kaibigan, nung inis na inis ako. Ito yung fan run eh. Diba? Inis kasi ako dati, mga kaibigan. Every weekend, may fan run sa Kamaynilaan. And every after fan runs, ang dumi ng Maynila. Diba? Yung tipong weekends na dapat masaya ko nilalabas ng pamilya mo, traffic ka kasi may fan run. Na walang, di ba, yung time na yun, nung nag-uubos na pala yung trend ng fan run sa atin. Ngayon, medyo organized na, alam na natin, no? Alam na ng Maynila, na pag Sunday, yung first half of the day, may tumatakbo. Diba? Usually. It's an industry already. Maligayang bati po, mga kaibigan, sa mga nilalang nakapiling po natin tonight sa Ibayong Dagat. Hello po sa inyo. Hello ulit sa mga dalagang delayed. Para nabati ko kayo. At binabati ko yung mga nilalang, mga kaibigan, na nawala na ng kaibigan. Bakit? Nag-aaway-aaway sila kung sino ang kanilang iboboto sa eleksyon. Uy, mga siraulan, yung kailangan mag-aaway-aaway. Diba? Learn to respect, diba? Yung opinion, di ba, ng ibang tao. Sa social media, ganyan. Nag-aaway na lahat. Di ba, nag-aaway na lahat. Bad trip na. Di ba? I did the monologue last night. Ulitin ko lang, mga kaibigan, ano. And this, ito po ay, ito ay para sa mga nilalang mga kaibigan na, ano, na, ito ay para sa mga nilalang mga kaibigan na, o mga, bahagi ng ating ang tawag nito ng mga opisyal ng pamahalaan natin, mga kaibigan, na nakaluklok sa pwesto. Uulitin ko lang, hindi magandang pakinggan iba na ipupusta nyo yung posisyon ninyo just because you're trying to prove a point. Sabi ko kagabi tayo, pag mali ako ha, magre-resign ako sa ano posisyon ko, hindi maganda eh. Kasi niluklok ka namin, magtrabaho ka. Kung ipusta yan, tama ba yan? Niluklok ka namin, naniwala kami, magkatrabaho ka para sa amin. Saka, mag-resign ka lang. Ang gulo, makapag love life na nga lang. Hello? Hello? Hi! Hello po. Hi, what's your name? Isha. Isha? Isha po. Ay, Isha. Isha, dalawa. Isha lang taong ka na? 20 po. 20 years old. From? From Rizal. From Rizal. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work po. Nag-work. Anong work mo? As call center agent. Call center agent. Sige, may asawa na? Hindi po kasal. I live in? Opo. May anak na? Opo. Ilan na? Isa na po. Isa na. Malay ko ba? Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Papalak po. Gusto ko lang mag-sorry. Mag-sorry kanino? Sa inyo po. Bakit? Kasi last year po, tumawag na rin po ako sa inyo. Oh. From, pang third time na po. Okay. Last year po, may tinanong po kayo sa akin and then, sinabi ko, hindi po. Hindi ko sa'yo maalala ito eh. Oo nga po, sorry po. Hindi mo kita pinsan para maalala ko yun. Oo nga po. Kamusta ka na ngayon?
Ito okay naman po. Hmm. Ano, ano yung hihingi mo sa akin ng sorry? Hindi kasi last year po. Hmm. Tinanong niyo ako kung yung sa boyfriend ko may nangyari na sa amin. Oo. And then, nagsinungaling po ako kasi sinabi ko po wala po. Hindi mo ka naniwala sa last year eh. Yun lang po. Kasi ano, that time, buntis po ako. Okay. Pero, ano po, bali, secret lang po kasi nagbuntis ako. Ha? Secret lang. Hanggang ngayon, secret pa rin? Hindi po. Nalaman na nila nung nakita na ako dun sa kwarto namin, na nakita na ako nandun na yung baby. Ah, okay. Yun lang tinawag mo sa akin? Hindi, gusto ko lang po, ano, kung yun lang, ate, you want to say sorry, you want to apologize, you are forgiven, ate. Kaya din po ako tumawag kasi gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng love advice na nabigay niya sa akin. Wow. Kasi ilang beses ko na pong tinry mag-contact pero hindi po ako nasagot. Baka po marami po talaga kayong call. Hindi, iniiwasan ka lang namin. Ganon. Grabe. Ang hard. Minsan gusto ko rin umiibas, ba't ba? Yan po. Tapos ano, gusto ko nga lang pong humingi po ng sorry and then magpasalamat sa lahat ng nabigay nyo kasi pang third time na ako tumatawag, yung tinatawag ko naman, isang tao lang. Oh. Yan po. Tapos, maganda nga yun, at least, di ba, kaysa naman maraming tao, di ba? Oo nga. Bagay. Tsaka ano. Asan yung ano, yung tatay ng anak mo ngayon? Nandito naman, nandito po sa may amin. Mm. Masaya naman kayo. Opo, kasi yung baby namin, kasi secret lang siya, yung best friend ko lang, may alam na buntis ako. Hindi ngayon, okay na. Opo, okay na po siya. Buti po healthy yun. Kahit po, tinago lang siya. Mm. Buti healthy naman. Siya. Sige. Ate, ganun na lang gawin natin, so we can do something ano na may sense ngayon, ano? Magbensahe ka na lang sa iyong asawa. Hindi, papalok. May itatanong lang po sa akin. Ah, meron pa ulit. Ate, yung telepono bang inunguya mo bang kausap kita? Eh, hindi na po po. Iluwa mo nga kasi parang nagka-crack siya bang kausap kita eh. Ay, ganun po. Oo, oh, sige, dali. Ang tatanong mo. Hindi, yun po. Kasi papalok, kasi syempre may anak na po kami. At matagal na din naman po kami. Hmm. Kasi, ano, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ko pa rin mabalik yung tiwalang nasira. Ah, paano yung nasira yung tiwala mo? Kasi Papa Jack, nung buntis po ako, sobrang dami, ang dami-dami po talaga ng nangyari. Nandiyan yung may umaaway sa akin, mga bakla, babae. Sobrang dami ko po talaga. Hindi, bakit kayo naaway ng mga yon? Kasi may gusto po sa kanya. Ah, di niya kasalanan yon. Yan po, yun, ano, tapos na-time naman po na nahuli ko siyang make-up chat sa Facebook na babae. Habang buntis ka? Opo, nung buntis po ako. Ngayon, meron ka ba pa rin ba nahuhuli? Wala na po. Wala na. Opo. Eh, hindi po, minsan po kasi, siguro po, nantiwala lang po talaga na sira na po. Hmm. Pero minsan nagsisisi rin po ko kasi at nakakapagsalita ako nung hindi magagandang salita dahil dun sa, hindi ako makaalis dun sa ano mo yung mga past na nangyari. Ate, ano mo ginagawa sa telepono? Hello? Bakit parang kinakain mo yan? Ay, wait lang po. Naka po din sa electric fan. Wait lang po. Yun, yun pala eh. Sorry. Kaya pala giniginawa ko dito. Hmm. Sorry naman, Papa Jack. Grabe ka talaga. So, gusto mo lang magtanong ate kung anong gagawin mo kasi wala ka pang tiwala sa kanya ulit. Opo. Hmm. Eh, wala kang magagawa ate. Diba? Mm-mm. Ang totoo niya, siya aming magagawa. He needs to win you back. Yun yun. But, on the other hand, you have to allow him ate to do his part. Kailangan maniwala ka na may pwede siyang gawin para pagkatiwalaan mo siya ulit. Okay. Of all the people around him, you are supposed to be the first person to make him believe that he can be a better partner to you. Kasi nandyan na kayo eh. May anak na kayo. Nagkasama na kayo sa isang bahay. Tama? Opo. Ibig sabihin niya, if there is someone who can convince him at it to do good about being a partner to you, walang iba kundi ikaw. I understand how you feel na walang kanang tiwala sa kanya, nama. Opo. But you made the decision to be with him.
Opo. Mm. Kasi kung hindi ko naman gusto, nalaman kong buntis ako, sana may ginawa na ako. Pero hindi, kahit walang nakakaalam, walang tumulong sa akin ng time na buntis ako, kahit sa CR lang ako ng anak, pinagpatuloy ko pa rin. Ha? Sa CR ka ng anak? Opo. Sino kasama mo doon? Ako lang po. No way! Ayaw maniwala, Papa Jack. Hindi ako nag-joke. Ayaw maniwala ako, actually. Nagulat. How's your baby right now? Okay po siya. Normal po siya. She's healthy. Ang tatag mo te, ha? Sino pumutol ng pusod? Ako po. Ano pinamutol mo? Yung gunting po mo siya. Yung gunting ng shampoo? Opo. Okay. Ay, mga kaibigan, we are shocked kasi syempre, sorry tayo sa modern ano, way of giving birth, eh, di ba? But primitive times, mga kaibigan, ganyan mo talaga. Kaya lang, totoo yan? Oo nga po, ay maniwala. Bago ka ba na anak, nag-YouTube ka ba? Kung paano? Well, hindi, oh, Papa Jack. Siguro kung nanto ka na lang talaga, alam mo na talaga ang nangyayari. Totoo. Oo nga, Papa Jack. Ay, maniwala. Totoo nga. Paras pala tayo. Ha? Ako din ang anak ako eh. Hindi nga, Papa Jack. Totoo. Kasi nung time na yun, wala pong may alam. Kahit mga ate ko, kahit mama ko. Paano yun? Kwento mo nga saan? Paglabas mo ng banyo, may dala kang baby. Hindi po, kasi ganito yun. Di ba nang anak ko ako? Eh, pinukul ko yung pusod. Tapos umiyak siya. Basta paglabas niya, umiyak siya. Eh, di natakot ako. Kasi yung ate ko natutulog lang doon sa kwarto. Eh, yung kwarto namin, tabi lang ng CR. Hindi alam na mga kapatid mo na malaki na yung tiyan mo. Hindi. Sabi nga ako, Papa Jack, kaya hindi po. Ano ka, Papa Jack? Hindi kita ginajoke. Sorry, ate, ang tapang mo lang, ano, I'm sure, nakalipas ito. Hindsight na lang, di ba? Ang tapang-tapang mo para gusto yung mga anak mag-isa, di ba? Yung pinsa ko, ate, jumabas lang mag-isa, kailangan naka-holding hands, eh. Jumabas lang, takot-takot sa malaking jet. Ikaw, mga anak ka! Hindi kasi nang sumasakit po tiyan ko, sumigaw na ako. Hindi ko atin sakot-sakot ng tiyan ko. Sabi niya, punta ka na ng ospital. Baka mamaya ma-dehydrate ka. Kasi kala po nila may LBM ako. Hindi ko masabi, oh my God, mga anak na ako. Sakit-sakit na niya. Oh my God, talaga. I'm sorry po. Hindi ko po talaga masabi na, mga anak na ako. Hindi ko po masabi kasi natatakot po ako. Kasi nga, yun nga, ganyan nga po yung nangyari. Baka magalit sila, gano'n. Huwag na ulitin yan, ha? Ay, papadya kayo ko. Nananawagan po ako sa lahat po ng ano, mga buntis ngayon, mga delayed. Andiyan na yan eh. Di ba? Andiyan na yan. Di ba? Pag delayed kayo, walang ibang option mga anak kayo. Okay. Di ba? Magalit man ang magulang mo sa kung nabuntis ka na humingi ka ng tulong. Huwag niyo ilagay sa piligro yung buhay ng magiging anak ninyo. Pero nung time po na yun, hindi ko naman po siya naisip na palaglag or what. Hindi rin po kung kahit masakit yung ngipin ko, hindi ako umiinom ng gamot. Well, salamat naman at inalagaan mo ng gano'n. Ano, nakakatakot lang isipin natin na nanganak ka mag-isa sa kubeta. Opo. Pero maganda kwento niya na maging anak ng paglaki ng bata niya, no? Alam mo na, ak? Diba? Okay niluwal sa baldosa. Yun nga. Bakit tumulong ko sa'yo, di? Bakit tumulong ko sa'yo? Hindi kasi papasak, di ba yun? Nanganak ako, tanghali. Tapos, yung boyfriend ko yung sa school, kasi pumasok sa... Ang sabi ko sa kanya, di may tumawag, boy, nanganak yung girlfriend mo. Ay, maniwala. Sabi niya, oh, ba't manganak? Ganyan. Parang ganyan yung reaction niya. Tapos niya ba yung sabi nung ano? Sabi, pag-uwi niya, parang nagulat daw siya na pumasok siya ng school, binata siya. Pag-uwi niya galing bahay, may anak na siya, tatay na siya. Napakamalihim mo naman, no? Marami na akong kinala, mga kaibigan, itinago nila yung pag-ubuntis nila, pero pag mga anak na, nagsabi na.
Parang weird yun na, pumunta ka ng CR kasi alam ng ate mo, maji-jabs ka lang, paglabas may dala kang baby. Hindi, kasi ano yun? Grabe ka pa dyan, ano pa yun? Nung umiyak yung baby, pinaano ko pa, binarested ko pa siya nung nandun sabi sa base. Oh my God, masakit ulo ko. Eh kasi sabi ko, kung umiiyak, baka magising yung ate ko. Parang ganun yung reaction ko. Nung baka magising yung ate ko, patay ako, ganun. Tapos, yun, nung hindi na siya umiiyak, binalat ko na lang siya sa towel, yung tanligo kong towel. Tapos nilinis ko na yung CR, sabi ko kasi may mga dugo, baka pagalitan ako ng ate ko, ganun. Oh my God. Gusto ko na umuwi. Huwag ka pa dyan kasi mamaya ka pa. Hindi. Hindi, ate, sorry kaya ako nag-maskom eh. Di ba? Yung pasador nga ate, kahit walang regla, hindi ko kayang hawakan eh. Para ako nakalutang sa Kinton Cloud. Bakit ulo ko? Kasi yung time sa mga kumakain mo ngayon ha. Babantayan ko yung mga pisa kong chubby bukas. Baka magpasok siya paglaki ng mga anak niya. Ang grabe ka talaga. Hindi ba ikaw na itago mo nga ikaw eh. Mga pisa kong chubby mga pagsibukas pagligo nila paglawas yung mga anak silang pag... Grabe ka. Hindi ba't ako grabe? Ano ka na grabe ko doon? Wala, wala. Sus, garbansos. Asan ngayon yung anak natin ng bata? Andito po. Andiyan. Okay na kayo? Okay, okay naman po. Hmm. Patawarin mo na, patawarin mo na lahat na masakit na nangyari. Diba? Alam mo, may mga pagkakataon na you will come to realize, diba, na lahat ng masakit na nangyari ay Ricardo para kung maging masaya kung ano meron ka ngayon. Because if you're telling me na okay kayo ngayon, buti pala nangyari ang lahat ng masakit. Kasi kung hindi, baka hindi kayo masaya ngayon. Sometimes, mga kaibigan, our parents would tell us, diba, that experience is the best teacher. But I beg to disagree. Try to put the word painful. Painful experiences, mga kaibigan, is the best teacher. Diba? Pag masakit ang pinagdaanan natin, mga kaibigan, we tend to remember the lessons more effectively kaysa wala lang. Okay. Diba? And giving birth in the bathroom alone is a very painful experience. And monumental. Sige, ganito, ano? Bigyan kita ng pagkakataon para magbinsay sa iyong ano, love life. Anong pangalan niyan? Honard po. Ha? Honard po. Honard? Honard. May radyong bukas, pakipatay. Wala pong radyong bukas. O yung ref, pakipatay. Ano? Honard? Honard, opo. Honard. O, kung nakaantaba si Honard, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, sakto ba pa siya? Anniversary namin last week. Di ako nakabiling regalo. Magaling ito, chip to, wala itong bayad. Dali. Game. Honard? Honard. Nasa likod kita ngayon. Okay. Sarado naman yung pinupo. Napupusat ako sa inyo. Okay, Honard? Honard? Oo. Nasa likod kita ngayon, pero sarado naman yung pintuan. Hindi mo ko naririnig. Ayun, belated happy anniversary. It's been 3 years. But I didn't regret the things that I've made for you. Hindi lahat ng tao nabibigay ng pagkakataon para iayos yung relasyon sa pangalawang pagkakataon. Pero tayo, binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi lang pagkakataon ang binigay sa atin. Binigyan din tayo ng isang anghel na magiging dahilan kung paano natin iayos yung buhay natin. Maraming struggles, maraming problema ang dumating at dadating pa. Maraming taong kahit masaya tayo, gusto, malungkot tayo. May mga tao nga ngayon, nagsasalita ako. Nakikinig sila, tinatawanan ako kasi akala nila tayo naglolokohan lang. Pero ang importante naman hindi yung sasabihin ng ibang tao. The important thing is the both of us is strong enough para protektahan yung pamilya natin, lalo na yung anak natin.
Pasensya na kung marami akong pagkakataon na mainit ang ulo ko sa'yo. Postpartum. Maybe. Marami rin pagkakataon na kahit wala kang ginagawa, naiinis agad ako sa'yo. Kasi may mga bagay lang na ang dami-dami kong iniisip. Sana intindihin mo na lang ako. Totoo lang, hindi ko naman kailangan ng mamahaling regalo. Hindi ko rin kailangan ng mahaling mga bagay na kayang ibigay ng kahit sinong lalaki sa akin. Kasi bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit dapat mahalin kita. Okay na yun. Yan lang po, Papa Jack. Sa anak niya, ano mensahe mo sa bata? Mag-sorry ka, te. Sa anak mo. Nalagay mo sa panganib yung buhay ng bata. But anyway, successful naman. Hi, Jess. Unang katrabaho man kami ng daddy mo ngayon. Para sa iyo. Siguro, hindi ka namin katagong matulog araw-araw. Pero alam mo naman yung mga tita mo, mga mami mo iba. Mahal na mahal ka. Ganun ka namin kamahal para alam namin na bibigay namin sa'yo sa best sa'yo. Asensya na kung kinailangan kong magtago tayong dalawa. Kailangan kong isikreto lahat. Kasi ayoko lang na nung nagpubuntis ako, lalo ako mag-iisip saka kung ano lang kasi mangyayari sa'yo. Kung nalaman pa nilang buntis ako, kung makakarinig ako ng mga salita hindi maganda. Pero yung makarinig ako ng sabihin sa akin na iba tao, okay lang. Pero yung marinig ko na sinasabihan ka ng mga taong nasa paligid mo ng kung ano-ano, doon mo makikita yung mami mong tatay sa sarili pa at pagtatanggol ka. Mahal kita, baby. Sorry ka mo, ginamit ko yung gunting ng shampoo. Sorry ka dyan, uy. Ikaw na yan sa bata. Sorry, Jess. Nagka-hepla ka pa dahil din sa paggamit ko ng gunting ng shampoo. Nagka? Yung hepla ko, nagka-injection po kasi. In-injection lang po siya for 1 week because po dun baka daw po may infection. Muna ulit. Ayaw ko napapadyak, hindi ko naulit eh. Natulog sa'yo. Bukas natin ang pisa kong chubby, pupuntahan ko talaga. Grabe ka, Papa Joe. Malay mo, diba? Mga buntis yung mga yan. Papa, na ako ng tulong ngayon pa lang. O talaga. Kasi yung ulo ko sa'yo. Sa ate mo, mag-sorry sa ate mo. Sa ate kong dalawang maingay. Maingi talaga nila everyday. Sana paintindihan nyo rin minsan yung mga pagkakamali ko. And salamat sa pag-alaga sa anak ko. Saka salamat sa mga time na walang-wala kami. Hindi nyo nakakalimutan tulungan. Hindi lang ako, kundi yung bata rin. Saka salamat sa pagmamahal na pinapakita niya sa si Jessa. Ginagawa niyo lahat para sa kanya. Salamat. Pasensya na sa lahat sa mga maling nagawa ko. Okay na? Opo. Isha? Po. Salamat sa magtawag, ha? Thank will never forget you. Sige, tama ka kalimut. Grabe ka. Alam mo ba, inaantok na ako pagtawag mo? Oo. Ayaw mo nun. Ha? Ayaw mo nun, Papa Jack. Imagine ko yung nanganak ka sa banyo, eh. Grabe ka, Papa Jack. Hindi, sorry ah. Walang mali siya, mga kaibigan. But, well, I have to commend you on one thing, ate. You protected, di ba, yung motherhood mo, di ba? I don't know if it's wrong or it's right, di ba? Yung naprotect mo sa ganung paraan. But you protected it. Wala kang ginawa to, ano, to, na para mawala yung bata. It's never an option. Opo. But maybe it's safe to say that, di ba, it's an indecision in your part para mga anak ng walang aid. Well, sa akin lang naman yan. Hindi ko pala tayo mga anak eh.
Hindi, lagi ko po kasi kayo narinig, Papa Jack, nung time na may pinagalitan kayo kasi gusto niyang ipalaglag yung bay. Oh, ganito ka sa ganyan. Ewan, nung narinig ko yun, nagtatry na po akong tumawag sa inyo. Eh, hindi po talaga ako nagkaroon ng chance. Siguro ito lang po talaga yung tamang oras. Mga time na inaantay ka na, Papa Jack. Pwede bang paki-ano, hashtag, doon pa trending lang. Hashtag, wag manganak sa baan nyo. Alam mo dati, Papa Jack, pinatrending mo, hashtag bukang liwayway. Tapos ngayon, trend. Grabe ka. Sige. Hashtag daw ako liwayway. Sige. Ay, ko. O sige, tasakit na ulo mo. Laka na tipid mo, eh. Oo nga, Papa Jack, 30,000 yung normal delivery. So, laka na tipid mo, grabe. bakit ulo ko? Ano, pagpasok mo ng banyo, hindi ka pa napatukan ng ano, paano bigan? Hindi po, kasi ang sakit-sakit lang niya. Yung, hindi po siya yung balakang ko po, ang sakit. Tapos nung pagputok ng water bag ko, dire-diretso lang po siya. Hindi po siya matagal. Lumangoy na yung bata palabas. Opo, kasi ano eh, tag-tag po ako kasi di ba may tindahan po kasi kami. Eh, nung buntis ako, kahit mga 9 months na nagtitinda ako, Red Horse, yung buhat-buhat ko yung mga basho-basho. Mga ganun. Ah, okay. So, mga parang 30 cm ka na. Grabe. Hindi ko alam ha, di ba? Paano ba yung 5 cm? Kaya may ganun. Di ba ganyan sukatan eh? 10. 10. Oh. Walang 30. Sorry. Hindi ko alam, sorry. Pag ganun, pwede na mabalik yung bata. Sorry. Alam mo, ay nako. Kailan ba yung pabigyan ng ticket sa RCT? Grabe, totoo pa ba, Papa Jack? Oo, kailan ba? Kwanto? Saturday, Sunday, Papa Jack. Oh my God, lilibre mo. Pag ako di mo nilibre, Papa Jack. Eto na nga eh! Hindi talaga ako ito ha. Bigyan kita limang ride, all you can tickets sa Star City, alright? Limang ride, all you can tickets sa Star City, okay? O oh, sige, Papa Jack. Thank you po. Diyan ka lang sa kabilang line. We're going to get your details, your phone number, okay. Your cell phone number, ate. And please, before ka magpunta dito sa office to get your claim or ticket, 2 or 3 days before, mag-text ka ha. Huwag kang dalating ng walang pasabi kasi wala ka makukuhang ticket. We have to prepare the ticket for you, alright? I'm giving you 5 Rodo Lucan tickets to Star City, ate. Please, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo, ha? Opo. Thank you, Papa Jack. Say hi to your love life, ate. Thank you po. At irigalo mo sa sarili mo, ate, yung peace of mind. Nakalipos na lahat ng problems, yung trials ninyo, ate, it happened already. There's nothing you can do to change the your fortune, ate, in the past, but you can only accept iba your reality ngayon and learn from what's behind you. Thank you, Papa Jack. Maraming salamat sa pagtawag. Stay on the line. Apo. Yan ka lang, alright.